may malagkit powder ka ba dyan at brown sugar? Tara lutuin natin pang merienda. Kumuha ng bowl at ilagay ang 2 cups glutinous rice flour. Magdagdag na din ng 3/4 cup na all-purpose flour. Haluin ng mabuti. Pagkatapos ay ilagay ng dahan-dahan ang 1 cup lukewarm na coconut milk para matansya ang pagkabasa ng dough. Ibuhos sa gitna ng dahan-dahan. At haluin ng mabuti at i-form ito ng ball shape. Ganito dapat ang consistency ng dough. Hindi siya nag-crack-crack kasi ay ginamitan ng lukewarm coconut milk. Next na gagawin ay mag-scoop gamit ng 1 tablespoon measuring spoon. I-shape ito ng pabilog. Pagkatapos ay lagyan ng butas sa gitna gamit ng barbecue stick. Ito ang sikreto sa karyoka para hindi puputok pag linuto. Pag na-form na lahat ay i-deep fry ang mga ito sa mantika. Pag mainit na ang mantika saka ay lagay ang mga karyoka sa kawali. Sa pag-pre-prito ay gumamit ng low to medium heat. At haluin ng madalas para hindi masunog at pantay ang pagkakaluto sa mga karyoka. Pag naprito na lahat ay i-set aside muna ito. Isunod naman gawin ang coating caramel ng karyoka. Gamit ng parehong palayok with cooking oil, ito din ang gagamitin ko sa pagluluto ng caramel. Magdagdag lang ng 1/2 cup na brown sugar. Iluto ito sa low to medium heat lamang. Haluin ito ng madalas para hindi masunog. At haluin ito hanggang sa ma-melt ang asukal. Pag na-melt na ang asukal ng ganito ay pwede nang i-coat ang mga karyoka. Ilagay sa palayok at haluin hanggang sa ma-coat lahat ang mga karyoka. Siguraduhin low heat lang ang apoy para hindi masunog ang caramel. Haluin mabuti para pantay ang pagka-coat ng caramel sa karyoka. Pag na-coat na ang mga karyoka ay hanguin at palamigin ito. I-rest sa plato ng may espasyo ang mga karyoka para hindi magdikit-dikit ang mga ito. Maganda ito ilagay sa barbecue stick para madali ito kainin. Ito na ang finished product. Salamat po sa pagnood. Sana ay panoorin nyo pa ang iba kong recipes.